Magpapahalang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Sarap po sa lahat ng mga satorians dyan. Today's topic is explanation on psychic ability. So, ang first psychic ability natin, sabi ko nga ay itatakilap natin yung tinatawag nilang astral projection or yung tinatawag nilang astral or mental projection. Actually, marami namang nakikita yung mga definition dyan, pero kailangan natin yung brief na explanation para ma-explain din sa lahat ng mga nililiyan. Actually, yung iba, sabi ko sa inyo, meron tinatawag nilang voluntary saka involuntary na projection. Yung voluntary projection, yung nakakapaglakbay ka, gamit mo yung tinatawag nilang astral body mo, at yung iba naman, you're using your mental body. Yung ginagamit yung, halimbawa, sa yung labas sa katawan mo, ginagamit mo yung sarili mong mental body mo na makakapaglakbay ka, o kung tinatawag nilang na yung iba ginagamit nila yung tinatawag nilang sa iba ang definition nila yung naglalakbay ka sa ibang na sarili mo, ikaw yung sarili mo nakakapaglakbay ka sa ibang mga lugar para at sin makita mo yung mga bagay-bagay, malocate mo yan, makita mo yan, then ma-identify mo, so pwede mo siya magamit. Yung iba nararamdaman nila yon, pero yung kanilang kaisipan ay normal at talagang alam nila yung nangyayari. May nangyayari po talagang ganun. Para bang temporary lang na na-separate yung katawan, yung sarili mo, yung talagang yung tinatawag nilang yung tinatawag nilang mental body mo ay humihiwalay ka, yung astral body mo humihiwalay. Yung astral body mo humihiwalay. Iba rin naman yung mental body, yung naglalakbay yung kaisipan mo, makarating ka doon sa lugar na yun. Iba naman yung ulirat mo, yung pinaka-ulirat mo na naka-steady ka lang pero naglakbay ka na. Pwede rin ganun, nangyayari ganun, yung titag ng astral body. So, ano ba yung kaakibat ng mga astral body? Yung astral projection pag lalakbay mo. So, meron titag nilang pros and cons na pwede rin mangyari. O pwede rin sabi ko na mayroon din pang delikado ba ito? Sabi nga, pag involuntary, sabi nga nila na paglalakbay at wala ka namang ano pa, hindi pa ganun katatag yung anong sa sarili mo, ay pwede kang mawala. Pwede kang, sabi nga nila, kung walang proper guidance at walang paitulot ng ama rin, ay pwede kang mawala, pwede kang mabaliw, masiraan yung isang tao, hindi makabalik. So, kailangan, sabi ko nga, kailangan may pag-iingat din. May tamang paggabay. At ang paglalakbay, sabi ko nga sa inyo, marami kang pwede magawa pag nag-astral ka, pwede kang makipaglaban, pwede kang puntaan yung lugar na hindi mo pa napupuntaan. As in, pwede mo magawa yung mga gusto mong gawin sa pintulot ng ama, tsaka bukod pa nun, magagawa mo yung mga bagay-bagay na hindi nadadamage yung physical na body mo. Meron kasi tinatawag nilang astral body, meron tinatawag nilang mental body, meron din tinatawag nilang physical body. Kasi yung pinaka-base natin, yung physical body natin eh. So may mga layer yan, may mga level yan, sabi ko may mga level yan. May astral body, may mental body, so yun, nakakapaglakbay yan. At yun yung definition, yung katumbas ng astral body sa mental body, halos, sabi nga, isa lang din yon. Ang nagiging problema lang, sabi ko nga, kapag without proper guidance, ang astral ay sabi nga pwede rin, naaabuso rin ng iba, pero pag gamitin mo sa kabutihan, ay maganda. Sabi ko nga sa inyo, maganda ang astral projection, tsaka, or mental projection, to locate any sabi enemy kung saan lugar ng kalaban mo sa spiritual, pwede rin. If you enhance those kind of things, sabi magawa mo ayan, sabi ko nga sa iyo ay mas mapapalakas mo, pagtibay mo yung kakayahan mo, magagamit mo sa mission mo yan. Basta lagi ka naman nalangin at hilingin mo sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na tunay totoo na mabuti sa itaasan mga bagay-bagay, hindi ka maliligaw. Yan lang naman yung sinasabi ko nga sa inyo eh. At those kind of sabi niya na projection sa paglalakbay o pag sabi niya you're traveling from any place and everything, that is only temporary. Kaya lang sabi ko nga sa inyo, kapag involuntary ang galaw at pinilit o ano, pwede rin maging permanent na, sabi ko nga na yun na hindi na makabalik. Kaya may mga tao na naguguluhan sila at bukod pa rin ay natatakot. Kaya kasi pagdating sa astral, maraming pwedeng mangyari. Yung ibang mga tao ay hindi na nakakabalik. Kaya napaka-delikado rin, sabi ko kasi. Pero kailangan, pagtibayin mo muna yung sarili mo, at mangyayari din naman yung mga bagay-bagay. At para sa akin kasi, it's a matter of training also. At bukod pa doon, sabi ko nga, it's a matter of faith.
na mangyayari at magaganap yan. So, para sa akin, I don't see any problem kung halimbawa na gagawin mo yung mga bagay-bagay sa kaloob ng Ama, sa kaloob ng Diyos, ay wala akong nakikita ang magiging problema. Basta tama lang yung pagtahak mo, wala kang ginagawang kalokohan din na para maligaw ka ng landas, o hindi ka nagiging violente. Kung masyado kang violente sa astral at gusto mo lahat, saktan mo yung mga tao, paano kung nakatapat ka ng may mas malakas sa'yo? O halimbawa ay gumagawa ka ng kalokohan sa pag-astral, eh mahuli ka ng ibang mga kalaban at ikulong ka nila sa isang dimension o sa isang lugar na hindi ka na makabalik. So yun po yung kakibat, sabi ko nga, ng pag-iingat. Iba kasi yung nagtuturo ka sa astral, tapos mayroon din tinatawag nilang na walang pakundangan at walang, sabi nga, walang preno, walang pagsisasaalang-alang ng mga bagay-bagay. So kailangan po yung tamang pag-iingat. Mahalaga ang bago ka maglakbay, manalangin ka muna sa Ama at hilingin mo yung mga bagay-bagay na huwag ka mapahamak. Kasi maraming napapahamak sa mga paghahangad ng mga ganyang mga bagay, katulad ng astral projection. Sasabihin ng iba, madali lang gawin yan, ganito, ganito lang yan. Kaya lang siyempre, sa iba madali nilang gagawa at gusto nilang ganun. Kaya lang ang problema, yung kaakibat nun. Kasi hindi po laro yan, sabi ko nga sa inyo, hindi laro ang paglalakbay. At kailangan, kaya sabi ko, di ba, nung naglakbay tayo sa isang lugar, doon sa painting, na sabi ko ngayon, naalala ko, naalala nyo yun. Naglakbay tayo doon sa lugar ng pagsasanay. Training place, yung tinatawag ng training place. Which is, sabi ko nga na delikado rin kung walang gagabay at mahirap din. Kaya sana makabalik. May mga pintuan din yan na pupusan mo, makakapasok sa mga pintuan, sa mga lugar. Sometimes, instant, makakarating ka doon through your mental body or your astral body. You can create something na makakapasok ka sa ibang dimension. Makikita mo yung lugar ng mga lugar na gusto mong puntahan, mga tao na gusto mong makita. Sabi ko, that's a very, sabi nga, interesting na kakayahan, ability na magnagawa mo. At na-execute mo naman ng tama at nakabalik ka ng maayos at nagawa mo yung mission mo para doon sa lugar na yon, nakuha mo yung dapat mong makuha at nagawa mo yung pakay mo, then malaya ka makakabalik. At pero yung iba naman, they failed on something na involuntary, ay nagpupunta sila sa lugar na yon, then may mga halimbawa nagiging mapusok yung isang tao, papasukin niya yung lugar na yon, lugar na mga parang fortress yan, lugar na mga kalaban. At mahina yung kanyang depensa, hindi siya ganun kalakas pa sa astral. Kung mga bagbagwan pa lang din, walang alalay. Ang nangyayari, nakukulong sila dun. Hanggang sa nangyayari po, natutulala yung tao, hanggang sa nabaliw na. So mayroon din pong pag-iingat na mag-iingat din kayo sa mga ganung mga bagay na ability. Sabi niya, ang pagiging sobra sa mga ability ay hindi rin po maganda. At bukod pa dun, nakakapanakit din sa tao, sa iba. At iba ang kanilang iniisip, iba ang kanilang pakay, ay delikado po. Sabi ko nga sa iyo, mas mainam na lahat ng bagay ay sangguli mo sa Diyos, lumapit ka sa Ama, at isaalang-alang mo yung kabutihan, lagi mong isipin yung pangkalahatang pagkabutihan. You are doing this for common good. Hindi sa personal na gain lang na you want the power and you want it badly and you are willing to sacrifice everything na nasa paligid mo and masyado kang happy, masyado kang parabang tamang nakitrip lang sa ganung mga bagay, ay huwag po. So, bawat kilos natin ay laging isaalang-alang ang mga bagay-bagay na pwedeng mangyari at mag-iingat din. Yan. Yan po yung titawag nilang unang ability na pinaliwanag ko, yung titawag nilang astral projection or mental projection. Na pwedeng magawa rin ng isang may kakayahan sa spiritual at bukod pa nun na pag napalakas mong spiritual na kakayahan mo rin sa paitulot ng Ama at binigyan ka ng pagkakataon ganun, ay bakit hindi? So, ang lahat ng bagay ay I would recommend na hingin mong paitulot para hindi ka maligaw. So many people will tell you na I will promise you will go astral like this and everything. But without the proper guidance of the God Almighty, walang bas-bas o yung blessings, ay delikado po. So I need to mention every time, you need to ask for the blessings of the God Almighty para magabayan ka and the God will guide you in every ways and there's no harm, nothing can harm you and you can go back. You can come you can go back to your own to your physical body after you execute those kind of abilities na magawa mo yun, then you can go back freely and nothing can harm you. So it's good to understand na kung meron man kayo kakayahan ganyan at you need to develop it and enhance it. There comes a time we will enhance those ability one by one and then we will do it and then we will see. If there's an improvement to all of you, some people, then we will do it.
So I'm willing to share something from my side na magawa nyo rin and you can execute it. And for me, I'm always doing it and I find it useful and I'm not using it for not good intention, but I'm using it for my missions, for common good in everything. Yan. Sa lahat po na narili, maraming maraming salamat po. Dyan po yung titag nilang astral projection or mental projection na nagagawa rin. Mga psychic ability na naririyan lang din. So you need to develop it at there should be a proper guidance. So hindi lahat ng gusto mo ay biglaan. So comes a time, kailangan yung i-boost mo na yung kakayahan nyo sa yung magkaroon ka mo ng spiritual awakening sa sarili mo rin at you need to prove yourself na magagawa mo yan. Yan. Maraming maraming salamat po at God bless po sa inyo sa lahat. Hanggang sa muli po. Sa Torah Repetent Operatas, Deum Bos Viva Santum Indri. Hanggang sa muli po. Viva Satorians! Viva Satorians! Viva Satorians!